ito. Nabili mo na po yung mga kailangan mo sa eskwela? Opo, Nay. Nabili ko na. Hmm. Pagkatapos nyan, huwag mong kalilimutan yung baon mo. Bibigyan kita ng pera. Kahit huwag po muna, may pera pa naman po ako eh. Huh? Very good ka, ha? Bilib nga po ako dyan kay Chito, ma'am eh. Ang bata-bata pa, lagi kong nakikita, nagbibilang na ng pera. Ano ka mo? Bibilang ng pera? Sino kasama? Oh, eh, siya lang po mag-isa, sir. Bakit po? Dito, ano ka ba? Ang sinasabi ni Baby, yung totoong nagbibilang ng pera. Bakit po, sir? Meron po bang ibang ibig sabihin yung pagbibilang ng pera? Oh, wala! 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 Si Maria, asan? Si Maria po? Oo. Nasa kwarto po, sir. Pinapapahinga ko muna kasi napagod. Ay, Pitoy. May gagawin ka ba pagkatapos natin kumain? Wala naman, bakit? Patulong sana ako sa'yo magkwenta ng gastos. Wala, saan tayo? Sa kwarto. Tapos magbilang na rin tayo ng pera. Naman ito, oh. Pero nagmamadali. Ba yan? Excuse me lang po, sir, ha? Out of order? Out of order po, eh. Kaya pala, eh. Ay, nako. Napatinagin na yung sign niya kanina pa, eh, oh. Kaman. Excuse me lang po ulit, sir. Ano? Out of order rin ito? Pareho, out of order? Ako, sir, eh. Eh, paano naman ako akit yan? Malagdan na lang ako kayo, sir. Si Ricard! Elevator! Sabay! Sandali. Tommy, hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo? Yung elevator sabay hindi gumagana. Oo nga. Pero hindi naman sira yun. Hindi sira? Hindi. Out of order lang. Eh kasi nga may oras na ang operation on. Oo. Oh. Hindi pwedeng palagi mo siyang magagamit. Anong ibig mo sabihin? Didn't you get the memo? What memo? Eh, hindi ba natitipid nga ang kumpanya? Oh. Eh, para magawa yun, naisip nila na may oras na lang ang paggamit ng elevator. Okay? So, bukas, from 6 hanggang 7 o'clock ng umaga, pwede mo siyang magamit. Huh. Tapos hihinto na. Ang susunod na gamit nun, from 12 till 3 ng hapon. Ang last na gamit nun, 8 hanggang 9 ng gabi. Ganun. 7 ng umaga. Napakaaga naman yun, Maricar. Tommy, kung gusto mong magamit yung elevator, edi mas maaga dapat ang pasok mo dito para hindi ganun ang itsura mo. Yan naman nga yan. Labo talaga, oh. Sige! Oh, sir. Kayo pala. Tutulog ka sa oras ng trabaho, ah. Ako, sabi report kita. Sensya na ko, sir. Di na umang ulit. Sige, sige. Sama ka na. Sama ka mo, pinto, ah. Elsa. Ay. Alis kami ni Patrick mamaya, ah. Saan kayo punta? Sama ako dun sa trabaho niya. Bakit? Eh, parang naiinip na ako dito sa bahay. Nahanap ng katawan ko yung, alam mo yun, dati kong ginagawa, yung trabaho ko sa construction, yung nag-ukay ng lupa sa kalye, yung nag-ano sa Pozo Negro, nag-ahalo na siya.
Pitoy, baka nakakalimutan mo. Hindi ka na pwedeng gumawa ng mga ganong bagay ngayon. Eh, kilala ka na ng mga tao. Hindi ka pwede pakalat-kalat sa kalye. Oo, alam ko yun. Kaya lang, alam mo naman ako, di ba? Kilala mo ako, di ba? Hindi ako pwedeng ganito yung walang ginagawa. Alam mo, naiingit nga ako kay na Baby at kay Maria eh, kasi sila palagi may ginagawa. Ako, pag nainip, gagawin ko na yung ganun. Pag-usapan natin. Ano nga ba pwede mong gawin? Kung... Alam ko na. Oo. Kung ipasok natin yung pera natin sa bangko, sa isang negosyo. Kasi, di ba sabi nga, hindi naman pwedeng natutulog yung pera mo. Kailangan umiikot, pinapagulong, di ba? Oo nga, no? Sige. Parang okay yan, ha? Maganda yun, yung ano, para may pinagkakaabalahan tayo, no? Negosyo. Kasi pag ako talaga, wala ginawa dito. Ako na maglalaba, ako na... Ano ka ba? Sabaw na Baby and Maria, ako na talaga gagawa. Pete, Elsa, palamig muna kayo. Ito, juice, oh. Salamat. Okay. Ano ginagawa mo nitong trabaho ni Baby at Maria? Wala ka rin magawa, no? Pete, tinutulungan ko lang si Baby. Nagmamagandang loob lang. Kala ko may trabaho ka ngayon. Ay, hindi kasi natuloy. Hindi dumating yung mga materyales eh. Kaya dito muna ako. Total, marami namang gagawin eh. Kanina nga, naglampaso ako ng kusina, naglinis ako ng banyo. Mamaya naman, maglalaba ako. Nakakabagod, Pits. Bakit mo nga ginagawa yon? Trabaho ni na Baby at Maria yon? Nagmamagandang loob lang, Elsa. Uy! Ba't may ininom yung juice ko? Pits, pagod na ako eh. Mamaya na ako magmamaganda loob sa'yo, ha? Elsa, kunin ko na rin ito. Sayang eh. Pagod yung nilampaso ko yung kusina. Nakakapagod pala yung gano'n. Gusto ko magtayo ng spa. Restaurant. Salon. Tapsilugan. Personalized shoes. Spa, salon, dance school, shoe store. Ako ano, restaurant. Fast food or restaurant, ano? Pagkain, restaurant. As stated in this memo, alam nyo, let's face it. Our company is experiencing a financial crisis. Boss, the only solution left for us to do is we have to go cost cutting. Kailangan ba tayo mag-boss ng empleyado, boss? Alam mo, sana wag natin abutin yun, ano? He's the last thing I want to do. We have to get rid of some of our furniture, fixtures, equipment, office supplies, utilities. We have to generate more income for the company. I agree, boss. Speaking of which, Maricar, ano na ba nangyayari sa Pepito Manaloto project natin? Patagal na yun, ha? I mean, please explain to me why hanggang ngayon, wala pa tayong kinikita sa mamang yun. I mean, remember, ikaw nagsabi na ikaw hahawak, ikaw ang bahala. You know, we've been spending a lot of time, money, and effort on this guy with nothing to show. Miss? Miss, dadaling kita sa ospital, ha? Miss? Miss? Pasalamat lang tayo at may mga ganung tao pa sa mundo. Yung may malasakit sa kapwa. Hi. Maricar? Earth calling Maricar. Huh? I'm sorry. Huh? So what? What do you say? Siyempre, ayoko naman biglain si Pepito, diba? Medyo, kailangan ko muna ako ng timing. But, don't worry. Ayusin ko yan. Well, akong bahala. All I can say is it better be sooner than soon. Ano ba naman to? Kape na, walang kape. Pasensya na. Tommy, you know what? Nagtitipid tayo pati sa kape. Uy! Maria, ano? May sakit ka pa? Wala naman po, sir. Bakit po? Sabi ni Baby, lagi ka raw pagod, kaya siya yung nagtatrabaho para sa'yo. Akala ko may sakit ka. Yun po ba? Nagmamagandang loob lang po sa Ate Baby, kasi po, yun nga po, kaya yung mga trabaho ko siya muna po yung gumagawa. Sorry, sir, ah. Hindi, okay lang. Sige, tuloy mo na yung ginagawa. Sige po, ah. Ano ba yung ginagawa mo?
Ito po, kinukwenta ko lang po yung mga naipong kong sweldo ko. Eh, medyo malaki na, sir. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kung dapat ba siya inegosyo o ipautang eh. Eh, gusto mo lumago, dapat inegosyo mo yan. Kasi pag pinautang mo, hindi kikita yan. Pag ninegosyo mo yan, kahit maliit lang, kikita yan. Ganun po. So, ibig sabihin, dapat di ko siya ipautang, no? Eh, dapat nga siguro. Hindi mo, negosyo mo na lang. Pero alam mo, maganda rin yung napapautang ka kasi dadami yung kaibigan mo. Oh, marami nga kaibigan pero hindi naman lalago yung pera mo. Pag nagnegosyo ka, tapos maganda yung tamang negosyo yung kunin mo, lalago yan, tapos may ingatan mo pa yung pera mo. Oh, nga pala, yung ano, kung wala ka naman sakit, yung mga kumot ni Chito, pakibaba mo na tapos pakilaban mo na lang, ha? Sige po. Ay, sir, ako na lang po yung gagawa nun. Busy pa po kasi si Maria, eh. Ako na lang po magmamagandang loob na gawin yung trabaho niya. Sige, ay, eto na yung kumot. Kinuha ko na sa taas. Ako na maglalaba. Magmamagandang loob lang para sa'yo, baby. Sandali. At ba parang lahat kayo nagmamagandang loob? Wala po. Wala po, sir. Hindi nga, baka naman kasi... Wala po. Maria, baka... Wala po, sir. Siya nga pala dyan, sir. Alika na, tayo na. Dad. Hi. Dad. Yes? Pwede ka bang maistorbo? Anytime, daughter. I'm sure this is personal, not work-related, right? A little bit of both. Tungkol ito sa Pepito project. Yeah, what about it? Kasi alam ko, Dad, na matagal na talaga tong project na to. Tsaka dapat by this time, kumikita na tayo sa kanya. Pero, hindi ko talaga kayang gawin, Daddy. You know what? Naiintindihan kita. I met Pepito, and I really think he's a very good person. Pero sa tingin ko, meron kang mas malalim na dahilan. Kasi, Dad, meron akong hindi masabi sa inyo. Si Pepito, siya ang nagligtas sa buhay ko nung aksidente ako. Siya ang naglabas sa akin sa kotse at siya mismo nagdala sa akin sa ospital. Are you sure? At ba't mo kunin ito sa akin? Parang naisip ko na pwede siya maging... Parang maging project natin. I was thinking of our business. Tapos, yun, hindi ko na nasabi sa inyo. But because of the accident, parang bigla ako natauhan. Siyempre, bilang na-realize ko na lang kung paano ako nagtatrabaho, yung dati sa mga past clients ko, siyempre, parang hindi naman masyado magaganda yung mga ginagawa ko dati. Hindi ko na kayang lukuhin si Pepito. So, Dad, I really hope you understand. You know what? I understand. Abort yung project na yan. Let's not go through it. Let's think of other ways. Hanap tayo ng ibang paraan para lamang masalba yung kumpanya. But, this time, let's do it the right way. Okay? Thank you. Thank you so much! Thank you, Dad. You made my day. Thank you, you're the best. Sige. Oh, Pepito, my friend! Hi. Ano ginagawa mo rito? Sira yung elevator niya eh. Paket sana kay Maricar. Ay, wala si Maricar ngayon. Anong sadya mo? I mean, if you don't mind, maybe you can tell me. I can help you. Magtatanong sana ako nung ano, yung magandang negosyo kasi medyo hindi ko alam anong gagawin sa pera ko.
sa pera mo? Oo. Mga tayo. Pera mo, alam mo. Pepito, ang kailangan mo lang talaga, truly, truly, is a good partner and a good business to invest in. Hey! I'm a good partner. At saka marami pong alam ng negosyo where you can put your money in. Teka, ayoko na may babae. Hindi, okay ito. Tutuon na ito, tutuon na ito. Negosyo, negosyo. Pero, alam mo, meron akong hinahabol na kliyente. Pwede bang pag-usapan natin ito ulit? Sige, magtawagan na lang tayo. Sige. Kailan mo ako tatawagan? Basta, tatawagan kita. For sure, tatawagan kita. Sige, hindi. Wala na lang si Marigal. Sige, bababa na lang ako, ha? O, sige. O, sige. Okay pala ito, no? Tara na, tara na. Baba na natin. Baba na ito. Tumalas, 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 tumalas! Sarap, sarap ito eh. Sarap upuan eh. Tika muna. Hindi ba ito? Tama na! Tika muna! Hindi ba ito yung upuan na nandun sa filing room? Sa file room? Bakit yung binababa? Ay, ganito yan kasi, sir. Eh, dinidispasa na ng kumpanya yung mga lumang gamit. Oh. Tsaka itong mga to daw, ilalagay na rin sa stockroom. Eh, bakit naman to? Huwag naman to. Hindi naman luma to. Pwede pa to, ha? Ibebenta na nga, sir. Makuha! Huwag niyong ibaba ito. Pakiakyat ulit. Pakiakyat na, sir. Sir, iniutos na ni Mr. Del Valle na ibaba na tong supan na to. Huwag mo isipin ang ganit ni Mr. Del Valle. Isipin mo yung ganit ko kung hindi niyo iakyat ito ulit sa kwarto, sa file room. Akyat nyo na! Sabi ko nga, iakyat na niyo. Gusto niyo ibalik? Oo! Oh! Di balik niyo! Ano? Sandali! Hey! Sandali! Hey! Antuin mo ko! Hey! Babalik ko ito! Sa ulo sa kanina ko yan. Mga aray ko. Help! Oh, bakit ba? Ako pinauwi. Uy! Parang tulala ka dyan. Pitoy, natatandaan mo yung sabi ni Chito. Na? Na kahit daw hindi na muna siya bigyan ng perang pambaon kasi meron pa siya. Oo, naalala ko. Bakit? Tingnan mo to. Kichito to? Dami nito. Saan galing to? Ewan ko. Pito'y baka may masamang ginagawa anak natin. Kriminal! Alam mo, sir, sigurado ito eh. Kilala ko si Mr. Baya. If we sell him a major share of this company, sir, matutulungan tayo niyan eh. At saka, makakabago na naman ang kumpanya natin. Gano'ng katagal mo na bang kakilala yan si Mr. Buaya? Huh? I mean to say, hey, listen. How sure am I that this guy is not gonna run this company to the ground? I assure you, sir, he won't. I've known him from way back. Way back? Saan mo ito nakilala? Sa conference ng mga swindlers? Nakakaisuto ka naman, Marika. Ang sakit naman ang salita mo. Bigyan na nga ako pupunta ron eh. Okay, okay. You know what? I am willing to share. Actually, I'm willing to sell the major stocks of this company para lang makatulong, no? Let's get this over and done with. But I'm gonna step down as president, okay? Total, yeah, I'm already tired. I just wanna retire. Tommy, baby, tell you what. Pakilala mo sa akin yan si Mr. Buaya. Baya, Baya. Mr. Baya, mm-hmm. And then... At malay mo, baka magkasundo kami. Okay? Sige, sir. Ano ko, Dad? Basta ako, wala akong tiwala sa Mr. Buaya na yan. Baya! Sir,
Salamat po dun sa payo niyo. Alam niyo ba, pinasok ko yung perang kinita ko dito dun sa negosyo na sinasabi ko. Eh, dun po sa amin. Eh, kumikita na ngayon. No, ilang araw pa lang yun, ha? Ang galing mo pala. Hindi po, sir. Kayong magaling. Pagdating sa pagpapayo, sa negosyo, sa pera, magaling po kayo. Kaya salamat, sir, ha? O ganun ba? Well, di, walang ano man. Sige. Sige, oo. Una na po. Narinig mo yun? Galing pala ako pagdating sa pera, no? Alam ko yun, matagal na. Kala ko kasi magaling na ako magbilang ng pera. Alam ko rin yun. Tayo sa kwarto, bilang tayo ng pera. Ay, teka, si Chito. Bakit ang daming pera ng batang yun? Hindi kasi, Elsa, wag. Dahil mo ang pera, di mo mabilang. Yes, Mr. Baya. Konting himas na lang papayag na yung boss ko. Actually, pumayag na siya. Ang problema, yung anak niyang babae, si Marikal. Medyo pinahihirapan ako, pero not to worry. I can swing this deal in spite of all of that. Soon enough, kayo na magiging yung boss ko dito sa kumpanya namin. Pero sir, huwag na huwag niyong kalimutan yung deal natin, ha? Ha? Kailangan mag-usap muna tayo sa mga perks na bibigay mo sa akin kung boss na kita dito. Yes, sir. Ay, sir, may bonus pa ako para sa inyo. You know, there's this client that we have here. His name is Pepito Manaloto. Milyonaryo. Not so smart. Nanalo siya sa loto and dami-dami niyang pera. Nag-ahanap po siya ng negosyo para ilagay niya yung pera niya. So, iniisip ko, ipakikilala ko po kayo. Tapos kailan ba kailangan mag-usap? Oo. Pero sir, huwag makalimutan na yung commission ko dyan. Yes, sir. Thank you, sir. Nice doing business with you. Partner. Bye, sir. Yes, sir. Ayan. Now to relax. Sir, masama naman sa loob namin. Kailangan talaga ibaba na tong supa eh. Kayo na naman? Kulit nyo ah! Ano ba tawag sa inyo? Pasaway! Eh sir, mawawalan naman kami ng trabaho. Nagagalit na ho si Mr. Del Valle. Teka muna! Huwag mo munang kalawin to. Kakausapin ko muna si boss, babalikan ko dito. Pero hanggang bumalik ako, huwag nyo munang gagalawin yan ah. Huwag nyo gagalawin yan! Yung nga, tungkol sa pera mo at interest. Kung ibigay mo sa akin yung pera mo, sigurado magkaka-interest yan. Dahil lahat ng pera na dumadaan sa kamay ko, nagkaka-interest yan. So, bigay mo sa akin yung pera mo at magkaka-interest yan. So, kung ako sa'yo, huwag mo nang isipin. Bigay mo na sa akin yung pera mo at magkaka-interest yan. Di ba? Interesado ka? Okay. Sandali lang po, ha? Sandali. Wala akong tiwala dyan. Bakit? Ang dami-daming sinasabi, ang haba-haba ng sinasabi, pero dalawang bagay lang ang inuulit-ulit. Pera at interes. Pakiramdam ko, pinag-iinteresan yung pera natin. Sir, ito na po yung order niyong mga sandwiches. Dinagdagan ko na rin po ng macaroni salad yan, ha? Enjoy your meal po. Salamat. Tawagin nyo lang namin pag may kailangan. Ay, sorry po, sir. Sige. Usap lang. Thank you po, sir. Sige, salamat. Kakain na tayo. Parang di ka mapakalian ba yung sasabihin mo? Sabi. Kasi nag-worry lang ako kay Daddy eh. Kasi lately kasi malungkot siya dahil nga yung business namin, ng kumpanya namin, di ba? Nalulugi na. Talaga? Matagal na kasi yung nalulugi eh, pero tinatry pa rin namin siyang isave. Pero wala na talaga eh. Hindi na talaga kaya. So ano, may tutulong ba ako? Meron. Pero mapapahamak eh. Paano naman ako mapapahamak sa pagtulong sa inyo? Kasi Pepito, nung una, ang plano talaga ng kumpanya, eh,
kunin yung loob mo. Papalapit kami sa'yo. At kapag nagawa namin yon, eh, uunti-untiin namin ang pera mo hanggang sa maubos namin lahat. At pag nangyari yon, iiwan ka na lang namin. Kasi ganun talagang ginagawa namin sa mga kliyente namin. Pero Pipito, pero nagbago naman lahat ng mga yun eh. Hindi naman talaga natuloy kasi pagkatapos mo iniligtas yung buhay ko sa aksidente, naisip ko parang tinulungan mo na nga ako, tapos yung pang igaganti ko sa'yo. Ni Pito, talagang hindi talaga kaya ng konsensya ko eh. Sorry ha. Salamat na rin, sinabi mo sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Okay lang sa akin at saka hindi yata namin magagawa mag-alit sa'yo kasi turing namin sa'yo, pamilya na eh. Kaya wala yun, umintindihin yun. Talaga? Pasensya lang kayo. Pero talagang paborito mo itong couch na ito eh. Hindi ko pa nakakausap ang boss, pero sure ako, napapayagan niya na hindi muna ibaba ito. Eh, ang bigat kaya nito supang to. Pagpasensya na ako. Tignan mo na. Sige, ito. Ito. Tig-iisang daan kayo. Sige na. Para sa pagod niyo. Iyakit mo na, please. Pag-iakit niyo ulit. Sige na. Try mo na ito. Okay na ba yan? Ano gusto mong gawin ko? Lubuhod ako dito? Ay, sopa lang yan. Please naman. Please, huwag niyong kunin itong sopa na ito. Paborito ko ang sopa na ito eh. So... Ay, kaloka. Hindi lang pala akong bading sa building na to. Excuse me, te. Sarap ba? Baby. Kausapin mo na eh. Yung Diyos. Baby! Hoy! Pits, anong ginagawa niyo? Minamasahe si Chito. Oo nga, minamasahe. Bakit parang prinsip ang trato niyo dyan kay Chito? Uy, anong nangyayari ha? Sino ba nagbibigay sa'yo ng pera? Hindi po, Nay. Eh, bakit ang dami-dami mong pera? Ah, yun po ba? Kasi po, manasimulan po akong business sa school. Yung mga classmates ko po na hindi marunong mag-drawing, sa akin po nagpapagawa. Pati yung mga ibang schoolmates ko na nagpapagawa din, binabayaran nila ako. Kaya may pera ako, Tay. Hindi ka kidnapper? Magnanakaw, hold-upper? Ano? Hindi po, Nay. No. Mabuti na. Akala namin ganun kayo. Maganda yung ginagawa mo. Tuloy mo lang yan. Tapos yung perang nakukuha mo, yung kinikita mo, ipunin mo. Ha? Maganda yan. Teka. Kayo? Yun nga eh. Tinatanong ko kayo, ano ba? Bakit pinagsisilbihan nito si Chito ng ganyan-ganyan na lang? Ha? Ma'am, ako na po yung magpapaliwanag. Kasi po, si Ate Baby may utang po sa akin. Eh, hindi niya po mabayaran. Kaya po, yung mga trabaho ko, siya po muna yung gumagawa. Ay, bakit itong si Patrick ay nagmamagandang loob sa'yo, ha, baby? Eh, kasi po, sir, siya po kasi may utang din sa akin eh. Hindi niya po mabayaran, kaya inaako niya po yung trabaho ko. Ate, totoo ba yun? Oo, Pits, pero kasama na doon yung pagmamagandang loob din. May hirit ka pa eh, butata ka na eh. Teka, hindi pa nga nasasagot yung tanong ko eh. Bakit niyo minamasahe si Chito? Nangungutang po sila sa akin ngayon eh. Ano? Pati itong bata binubola nyo? Ha? Sorry po, sir. Gipit lang kami. Pasensya na, Pits. Sorry po. Total, umami naman ngayon. Sinabi niyo yung totoo. Sagot ko na yung utang nyo, burado na. Sir! Masawag nyo na ulitin, ha? Wala na, sir! Oo, masawag nyo na ulitin nyo. Pits, relax ka muna. Uy! Patrick, ano ba? Aray! Ano yung sasabihin mong good news? Kasi nag-uusap kami ni Elsa kagabi. Napagkasunduan namin na tulungan ka, tulungan na namin yung kumpanya nyo. Ha? Paano? Eh, kasi di ba nag-uusap tayo sa telepono dati? May nabanggit ka sa akin yung binibenta ng kumpanya nyo. Ano tawag doon? Yung... shares. Oh, shares, oo. Oo. Ay, nako. Ito na nga eh. May bibili daw ng kumpanya namin. Oo. Pero alam mo, wala akong tiwala doon sa bibili na yun eh. Sigurado ako ah, pag siya ang bumili noon, wala. Talagang mas lalong malulugo yung kumpanya namin. Kaya nga, yun nga, iniisip ko ngayon,
ano kaya kung ako na lang yung bumili ng kumpanya nyo? Okay kaya yon? Seryoso ka? Hindi, ang akin lang naman kung pwede lang. Kasi ano eh, di ba iniisip ko, matutulungan ko kumpanya, matutulungan kita. Baka sa akin makatulong na rin. Kung pwede. Pwede! Sobrang pwede talaga! Alam mo kung nagkataon, ikaw na yung magiging may-ari ng kumpanya. Oh. Tapos noon, pag ikaw na may-ari ng kumpanya, edi magkakaroon ka ngayon ng malasakit dun sa kumpanya. Hindi na malulungin! Kaya lang ano eh, wala akong alam sa pagpapatakbo ng kumpanya eh. Ay nako. Pepito, don't worry. Akong bahala sa ituturuan kita. Eh, yun kung meron ka pang tiwala sa akin. Hindi naman wala tiwala ako sa'yo. Tsaka, alam mo eh, kaya na sinabi ko sa'yo, iba na ang turing namin sa'yo, pamilya. Pero, ang iniisip ko lang, kung pwede talaga yun. Pwede talaga! Alam ko! Alam mo, sigurado ako matutuwa talaga si Daddy. Kailangan masabi ko na sa kanya na ikaw ang... Hindi ko na nasasabihin sa kanya na ikaw ang bibili para ma-surprise na. Para sandali. Napapansin, galit ka ba? Oo. Anong kasalanan ko? Ano ba nagawa ko? Alam mo, kilala kita, Pepito Manaloto. Mula nakita kita sa TV, kinilala ko na ang background mo. May asawa ka at isang anak. Oo, meron niya. O tapos? Idol kasi kita eh. Pero pwede ba, kung magdadala ka ng babae, pwede bang huwag dito? Hindi ko mapa... Kaibigan ko to! Oh. Anong hindi? Eh, pag nakikita nga kayo dito, ang sweet-sweet nyo eh. Hindi. Kaibigan ko talaga to. Nagkakamali ka lang kasi... Kali? Oo eh. Kaming dalawa? Hindi. Walang hiya ka? May nagpuntang buntis sa bahay, hinahanap ka! Honey, magbabalik. Anak mo daw, hindi nadala yan. Kapal ang mukha mo. Sobra. Huwag ka na magpaliwanag. Sino ba talaga yung mystery investor mo na yun? Wait till you meet him. Malapit na. Parating na yun. Nararamdaman ko. Malapit na malapit na. Sandali lang. Please! Ay naku, boss. She's just stalling. Ayaw lang kasi niya kay Mr. Baya kaya ganon. I suggest we prepare already the agreement para pagdating ni Mr. Baya, we can turn over the company to him. Please, just wait a few more minutes. Please! Ganito na lang proposition ko, okay? Listen. Kung sino man yung two mystery investors nyo, okay? Para fair, ha? Kung sino maunang pumasok dyan sa pinto na yan, doon ako makikinig, yun ang pagbibigyan ko. I will listen to his buyout proposition. Is that fair enough? Yeah, okay sa akin yung boss. Anyway, wala naman talagang mystery investor yan eh. Okay. Wala. Boss, ka. Maalala ko na. Yung sofa sa file room, pwede bang ibalata mo na lang sa akin yun? Favorite chair ko yun eh. At saka nakakalis ng stress ko yung pagiga ko. Napakalambot to. Kung pwede lang, huwag na natin ibenta yun. Bibilin mo, ano? Boss, huwag naman. Kaya nga nilalabmin ko sa inyo, ibigay mo na lang sa akin. As we speak, ngayon binababa ng lahat ng gamit doon. Baya. Anong ginagawa mo dito? May kakausapin lang ako sa taas eh. Kayo, anong... Me? I'm going to make some money. Sige. Taas na, ha? Ito na naman ito. Sopa na ito. Dati pa yan eh. Palagi nilang lumadaan. Dapat siguro paunahin mo na ako, ha? Hindi. Nagmamadali ako kasi. Nagmamadali din ako eh. Yun nung tumawag kasi sa akin eh. Medyo ano. Hihintay ko sa akin yung kausap. Ako dapat mauna. Ikaw mauna. Sige, mauna ka na. Sigurado ko. Mauna ka na. Sige na. Bilis. Mauna ka na. Padaan mo siya. Madaan ako para. Okay. Sige, baba na kayo. Salamat ah, Mr. Banyo! Sige, ingat. Ingat. Oh,
Eh, dito, Manaloto, hindi mo alam anong nawala sa'yo. Nandito na? Ah, o sige, dumiretso ka lang dito sa conference room. Okay? O sige, bye-bye. Dad! Ayun na. Andito na siya. Andito na talaga siya. Antay na kayo. Ayun na, parating na siya. Parating na talaga siya. We will see what we will see. Pepito! Hi! Welcome to the company! The future owner of the company. That's right. May I present Mr. Pepito Manaloto. Excuse me. Bakit siya? Kaya ba niya yan? Hindi niya naman kaya yan eh. Ano ka ba? Kaya niya, no? He can do it. At saka isa pa, mas legal ang pasok ng pera dito sa kumpanya galing kay Pepito. Kasi syempre siya nang may-ari eh. That's right, Iya. Congratulations, Pepito. Salamat po. You are the new boss here. Thank you. Boss Pepito, pwede ba akong maghingi ng pabor? Aga naman, di pa nga eh. Gusto na ako ay kontra. Boss, ang hindi ko lang naman, simple-simple naman ito. Yung mga fixtures at saka yung furnitures dito, pwede pang ibalik na sa dati yung mga lugar. Hindi may magagamit pa naman po natin din eh. Okay lang naman siguro. Okay lang, boss. Pepito Manaloto, all it needs is a signature. Pirmahan mo lamang, you are the new boss here. Huwag mo na akong tawagin, boss. Try this chair. Subukan mo itong silang to, Pepito. Sige, okay lang sa akin, Tommy. Sige, walang problema. Sige, panik mo na, ha? Sige, sir. Oh, ano? Ayan na. I'm here! Did I miss anything? I'm sorry, Mr. Buaya, pero nakapirmahan na eh. Bilian na sila eh. So, you're late. Siya? Bye, ah. Dito. Sabi po, bubuksan na daw yung ilaw eh. Wala nang cost cutting. Eh, pinabilik na nga yung mga furniture at saka yung mga gamit. Pero, wala pa rin ilaw. May oras pa rin siya. Mabuti na lang dito, nandito pa rin yung favorite couch ko. At least I can relax here until the lights come on. Yes. Ay, karay! Aray, aray! Aray! Sakit na! Sakit na! Couch ko! Saan yung couch ko? Sabi niya, ipapabalik na rito ah! Pinayatan niya! Pepito! Pepito! Boss Pepito! Boss! Tommy! Lambot pa lang to sa panto. Buti di natin pinatapon. Mula ngayon, dito na to ah. Dito na.